Balagim na trahedya ngayong Semana Santa, jeepney dahulog sa 20 talampakang bangin sa lalawigan ng Quezon. Isang buong pamilya patay sa sunog sa Pangasinan. Mga pasahero unti-unti nang dumaragsa sa mga bus terminal, pantalan at paliparan ngayong Lunes Santo. Oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress, posibleng umabot na sa Coron, Palawan. Pagsabog sa isang cafe sa Russia kung saan nasawi ang isang military blogger. Babaeng nagtanim umano ng bomba, arestado. Bago ang kanyang world tour, Suga ng BTS, maglalabas na album. At Pinoy artist na nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemic, talento ang puhunan para sa panibagong success sa UAE. Hindi na nakalabas ang buhay ang isang pamilya mula sa nasusunog nilang bahay sa Pozo Rubio, Pangasinan. Patay ang mag-asawa at kanilang tatlong anak na edad 6, 3 at 1. Ay sa isang kapitbahay, posibleng nahirapan ang mga magulang na ilabas ang mga bata dahil walang madaanan. Natagalan din daw bago dumating ang mga bumbero. Pero ayon sa BFP, agad naman silang rumesponde na malamang may sunog. Problema sa linya ng kuryente ang nakikitang sanhi ng sunog na tumupok din sa dalawa pang bahay. Aabot sa 9 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Igan, ilang pasahero na bumiyahe ng maaga para makaiwas sa inaasahang dagsa ng tao sa mga susunod na araw. Batay sa datos ng Manila International Airport Authority, bumabalik na ang dami ng pasahero sa dating bilang noong bago mag-pandemic. At mula sa NAIA Terminal 3, saksilat si Mai Bermudez. Mai? Igan, inaasahang papalo sa isa't kalahating milyong pasahero ang darating dito sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Semana Santa. Ngayong gabi ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga biyahero dito sa terminal. Abala na mga check-in counter sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Mula kaninang hapon, walang patid ang pagdating ng mga pasaherong babiyahe sa loob at labas ng bansa. Di tulad ng dati, wala na ang mga x-ray scanner na nag-check sa bagahe ng mga pasahero sa gate, sa pre-departure area ng security screening. Ngayong Lunes Santo, napuno ang terminal ng mga magkakamag-anak na inihahatid ang kanilang mga mahal sa buhay, gaya ng pamilya ni Cory na panayakap at halik sa mga kaanak na aalis ng bansa. Inihatid sila sa airport at papuntang Sydney, Australia. Traffic lang yung mga sa mga exit point. Pero nag-skyway kasi kami, kaya sa mga exit lang naman usually na traffic sa mga toll gate yun. Pero sa mga carter hindi ko namin alam. 4 na taong hindi nagkita ang mga anak ni Cory at ang kanyang asawa, kaya naman excited silang umalis ng bansa. Mixed emotion kasi nag-pandemic so hindi nila nakita yung tatay nila. Hindi siya umuwi. Kaya pupunta kami doon. Galing naman sa bakasyon sa Thailand si Ardita. Nag-enjoy daw sila sa pagbisita sa temple at night market sa Thailand. Madaming tao. May kanina medyo advance yung dating namin kanina. So medyo okay naman siya. Talagang marami lang talagang tao ngayon. Siguro dahil nga after ng pandemic, ito yung time na bumalik na uli yung turismo. 11:55 pa ng gabi ang flight pero 10:30 ng umaga umalis ng Lipa, Batangas ang caregiver sa Israel na si Jocelyn. Lunes Santo talaga ang pinili niyang araw ng biyahe dahil gusto niyang umiwas sa dagsa ng mga pasahero. Kaya mas okay na yung mag-aantay kami rito sa airport ng flight ko kaysa yung nasa daan kami na nagmamadali, hindi mo naman pwedeng persahan yung traffic sa daan. So, nag-adjust kami ng oras ahead of time. Ayon sa MIAA, sa domestic travel, lumagpas na sa pre-pandemic level ang bilang ng mga pasahero. Sa international travel, di pa raw bumabalik sa pre-pandemic level, pero papunta na roon. Paalala ng mga otoridad, i-check ang flight details bago ang araw ng biyahe. Inabisuhan din ng mga airline na mga pasahero na maglaan ng dagdag pang oras para sa pre-departure processes. 3 oras para sa domestic flights at 4 oras sa international flights. Kaugnay sa mga biyahe abroad, nakatakda ng itigil ng Bureau of Immigration ang paggamit ng paper-based departure cards. Kaya simula April 15, pwede nang gawin sa online portal na e-travel system ang pag-fill out sa departure card.
Sa Boracay na inaasahang daragsain ng mga turista ngayong Semana Santa, naka-alerto na rin ang airport police. Ganon din ang mga police sa Calibo International Airport. Bukas ng hapon, magsasagawa ng inspeksyon sa NAIA Terminals sina DOTR Secretary Jaime Bautista at MIAA General Manager Cesar Chong. Ito ay para pa rin sa paghahanda sa mga biyahe ngayong Semana Santa. At live mula rito sa NAIA Terminal 3 para sa GMA Integrated News, May Bermudez, ang inyong saksi. Anim na preso na ang nahuli sa 10 pumuga sa Malibay Substation sa Pasay kanina madaling araw. Isa sa kanilang naaresto mag-alas 9 ngayong gabi sa Paranaque, ating saksihan. Mula sa detention facility na ito sa Malibay Substation sa Pasay City, tumakas ang 10 preso kaninang madaling araw. Sangkot raw sila sa iba't ibang kaso gaya ng robbery, illegal na sugal at illegal na droga. Ayon sa Pasay Police, walang ingay ang pagtakas dahil walang nagari o anumang ginamit sa pagpuga ng mga preso. Nakahanap daw ng kahinaan ang ilan sa mga preso sa isa sa mga bakal na rehas, saka ito'y tinulak hanggang sa bumaluktot. Ginamit daw itong panuluyan ng tatlo sa mga pumuga para makalabas, saka hinampas ang jail guard ng kahoy at pinagtulungang bugbugin. Kinuha rin daw ang pera, susi at baril, saka nagpatakas ng 7 iba pa. Nung narinig daw ng ating jailer na medyo may kumakaluskos na, paglabas daw niya, nasa harapan na niya yung mga preso na tatlo. At hinampas agad siya ng kahoy. Meron siyang malaking pasa dito eh. At hindi ko, binugbog daw siya, punit-punit yung, may mga damage yung kanyang uniform. Tumangging magpaulak ng panayam ang jailer na si Master Sergeant Ariston Arid na posibleng maharap sa asunto. Relieved na rin sa pwesto ang substation commander ng Malibay na si Police Major Jerry Sunga. Ang ilan sa mga pumugang preso, nahagip pa ng CCTV na naglalakad lang sa kalsada. Bandang alas 11 ng umaga, nahuli sa Barangay 59 Pasay City sina Joey Hernandez at Eden Garcia. Bandang alas 2 naman ng hapon, nahuli sa Taytay Rizal si Joshua Panganiban. Hawak na rin ng mga otoridad si Tirzo Galit. Si Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano nagbigay ng 24 oras na palugit para maibalik sa kulungan ng mga pumuga. Nag-alok din siya ng 30,000 pisong pabuya sa kada puganting mahuhuli at sa mga magbibigay ng impormasyon sa pag-aresto sa kanila. Teorya ng pulisya, posibleng sinamantala ng mga preso ang pag-deploy sa mga pulis sa iba't ibang lugar ngayong Semana Santa. Nagkulang tayo ng tao. Kaya yun siguro, nakita nila pagod na itong pulis na to, pwede na. Kung kulang ka sa tao, hingan mo, humingi ka ng tulong sa amin. Pwede kaming mag-adjust. Pinakalat na ang mga larawan nila sa lahat ng istasyon ng pulis sa Pasay. Pinayuhan din silang sumuko na kung ayaw nilang madagdagan ng asuntong evasion. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Ngayong bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam, isa sa lumulutang na mungkahi ang pagpapahinto ng operasyon ng mga car wash at swimming pool para makatipid sa tubig. Pagtitiyak naman ng Maynila, prioridad ang mga ospital na mabigyan ng tubig sa gitna ng water service interruptions. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Ang tuloy-tuloy na supply ng tubig, importante para sa tuloy-tuloy ring pagpasok ng kita sa maraming negosyo. Kaya sabi ng isang may-ari ng panaderya, laking perwisyo raw ang araw-araw na water service interruptions ng Maynila. Kailangan po kay MG, gising na kami. Mag-iipong kami ng tubig. Isa sa panukala ng National Water Resources Board, ang posibleng pagpapahinto ng operasyon ng car wash establishments at swimming pool. Bagay na inalmahan ng car wash owner na si Dito. Yung tubig na ginagamit sa car wash, hindi naman makonsumo. Bakit? Pressurization eh. Hangin kasamang kaunting tubig lang. Ang Maynilad naman, pabor na pagtipirin ang mga car wash at recreational swimming pool sa tubig, lalo't kulang talaga ang supply. Aminado rin ang Maynilad, may mga ospital na naapektado sa lawak ng water service interruptions. Pero prioridad daw silang bigyan ng supply, maging ang maliliit na medical facility. Libre raw ang tubig na kanilang tinadala. Inilip natin na mag-spare ang mga medical institution na ito. Pero dahil malaki na yung shortfall sa supply,
meron po talagang natamaan na rin. Pero ang ginagawa po natin dyan, meron tayong dedicated na mobile tankers para sa mga ospital. Sinisiguro natin na yung kanilang mga cisterns puno lagi. Hindi pa sila pinagbigyan ng NWRB sa hiling na 52 cubic meters per second na alokasyon at 50 cubic meters per second lang ang pinagbigyan. Nitong Sabado rin, huminto na ang pagbabahagi ng Manila Water ng tubig sa Maynilad dahil kailangan na daw nito ng tubig para sa sarili nilang customers. Nauna nang sinabi ng Maynilad na isa sa ginagawa para matugunan ang problema sa supply ng tubig ang malawakang pagkumpuni sa mga taga sa mga aqueduct o yung mga daluyan ng tubig mula sa Angat patungong Lamesa Dam. Sa panayam ng Super Radio DZWB sa Manila Water, lumalabas na luma na ang mga aqueduct na may tagas. Halos 1.7 cubic meters per second po yung nawawala. Pagdating po dun sa portal kung saan naghahati yung tubig ng Manila Water at ng Maynilad, 60% po yung napupunta sa Maynilad, 40% yung napupunta sa Manila Water, ay hindi, kumbaga may kulang na po dahil nga may mga leaks. Nitong nakaraang Webes pa nagsimulang magkumpuni ang Manila Water, Maynilad at MWSS. Pero hindi pa malinaw kailan yan matatapos dahil may mga natutuklasan pang tagas sa mga tubo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inanunsyo na po ng Malacanang ang lokasyon ng apat na bagong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites ng Pilipinas at Amerika. Yan po ang Camilo Osias Naval Base sa Santa Ana, Cagayan, Lalo Airport sa Lalok, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, at Balabac Island sa Palawan. Na-inspeksyon na raw ang mga ito ng Armed Forces of the Philippines. Ang EDCA ay isang kasunduan kung saan pinahihintulutan ng Pilipinas ng Amerika na gamitin ang mga base militar at iba pang pasilidad sa bansa. Ayon sa Palasyo, gagamitin ang apat na bagong EDCA site para sa humanitarian at relief operations sa panahon ng kalamidad. Nauna na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na magagamit ang karagdagang EDCA sites para depensahan ang silangang bahagi ng bansa. Sa kabuuan, 9 na lugar sa bansa ang pwedeng gamitin ng Amerika sa ilalim ng EDCA. Ngayon pong Lunes Santo, maraming pasahero na ang nasa terminal para hindi sumabay sa dagsa ng mga babiyahe pa probinsya sa Miyerkules. At mula sa PITX, Saksi Live, si Nico Wahe. Nico? Pia, fully book na ang karamihan sa mga biyaheng pag-Bicol region dito sa PITX, lalo na yung mga hapon at gabing mga biyahe. Pero may ilang mga pasahero na sinwerte at nakakuha pa rin ng ticket matapos mag-back out ng mga naka-reserve na pasahero ngayong gabi. E kaya naman, mauuna na umuwi bago pa dumagsa ang mga pasahero rito. Bakasyon na raw ang estudyanteng si Juvie. Kaya na magsabi ang kanyang eskwelahan na online classes na lang muna hanggang Miyerkules Santo, e nagdesisyon na siyang umuwi sa Daet Camarines Norte. Walk-in passenger si Juvie at first time doon niya sa PITX. Dati raw, sa Cubao siya sumasakay. Wala na doon eh, fully book na doon. Doon yung una kong punta since mas malapit sa akin. Kaso fully book na doon simula 3 hanggang 6. Mas minabuti raw ni Juvie na mag-walk-in kaysa mag-online booking. Mas mura kasi kapag kasi dun sa online booking. Tsaka mas maggamit pa yung sa discount, student discount. At mukhang swerte siya dahil may nag-back out ng pasahero ngayong gabi, kaya makakabiyahe siya padait. Si Raquel naman noong nakaraan linggo pa bumili ng tiket. Ayaw niya raw maranasan muli ang nangyari sa kanya noong Desyembre, kung saan naipit siya sa dami ng tao. Noong December, sir, grabe. Sobrang maraming tao, tapos mahirap pumila. Sa ngayon, fully book na mga biyaheng Bicol region hanggang April 6. Karamihan sa punuan na ay ang mga hapon hanggang gabing biyahe. Mula pa raw March 31 puno yan. Pero may mga slot pa naman daw sa mga umagang biyahe na nakalaan para sa mga walk-in at sa mga sa PITX na natutulog. May ilang bus company naman na puno na rin maging pang umagang biyahe. Maluwag pa naman ang mga biyaheng pabatangas na oras-oras ang alis. Marami na rin pasahero sa iba pang terminal ng bus sa kahabaan ng EDSA. Hindi po maraming nakapila. Ayun, hindi siksikan. Inagaan po namin ang pagpunta excited po dito. Excited po. Mula April 3 to 5, pinayagan na ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Pero hanggang Cubao lang ang mga bus na galing norte at hanggang sa mga terminal sa Pasay lang ang mga galing South Luzon.
Gagawin na yung 24 oras mula April 6 to 10. Ayon pa sa MMDA, suspendido rin ang number coding mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa Miyerkules Santo. Yun nga lang, may oil price hike bukas, 1 peso and 41 centavos sa gasolina, 50 centavos kada litro sa diesel at 20 centavos kada litro sa kerosene. Sa Northport Passenger Terminal sa Maynila, maaga na rin bumiyahe ang ilan para hindi sumabay sa dagsan ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Sa ngayon, normal pa ang sitwasyon, bagamat bumalik na raw sa pre-pandemic levels ang dami ng pasahero ayon sa Philippine Ports Authority o PPA. Mahaba naman ang pila ng mga pasahero sa Batangas Port. Pag nakita naming overloaded, ay talaga pong pababain natin at hindi natin paglalayagin yung barko. Pia, sa ngayon ay hindi pa naman ganun karami yung mga pasahero rito sa PITX, pero mahigpit yung seguridad at mas ihigpit pa, lalo't inaasahan na 1.2 million na mga pasahero ang daragsa dito sa Semana Santa. Live mula rito sa Parañaque City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Case closed na ang turing ng Department of Justice sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Kasunod ng pagkakahuli sa umunoy, bumuo ng team para ipatumba ang gobernador. Tinukoy din ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung sino ang mastermind. Saksi sila Marisol Abdurrahman, Emil Sumangil at Salima Refran. Arnie Teves, Andolfo Alipit Teves, mastermind. Diretsahan na ang pagtukoy ng Justice Secretary. Si Congressman Arnie Teves daw ang utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Sabi ko nga, kung sa sine, Congressman Teves is the executive producer, pifinance, yung mga baril sa kanya galing, siya bumibili ng mga baril. Yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan, pinifinance siya lahat. Yung ginamit para tumakas, helicopter yun siya. Nakalagay sa helicopter, Teves Cares. Pito hanggang walong miyembro ng assault team na raw ang direktang nagturo kay Teves. Partikular dito ang video call kung saan kausap raw ni Marvin Miranda si Teves. Ang tawag ni Marvin kay Teves noon is Boss Idol. Kapag kinakausap niya yung mga iba, sinasabi niya si Boss Idol yan o si Boss Idol to. O ito sa telepono si Boss Idol, oh, may video call na pinakita. Si Marvin yun, siya yung kausap at pinakita sa isang, sa first four, pinakita yung ano, nakausap. Ang sabi, good luck. Iba-iba raw ang binigay ni Teves na motibo sa krimen. Yung iba, sinabihan sila na drug lord daw yan. Sinabi sa iba na masamang tao yan, kaya kailangan ganito ang gawin. Sa ngayon, sapat na raw ang ebidensya para paharapin sa kaso si Teves. Pero kailangan pa rin daw pagulungin ng hustisya at sundin ang due process. Wala pa rin sa Pilipinas at nasa isang bansa sa Southeast Asia si Teves, pero minomonitor pa rin ng mga otoridad. Nasa proseso na rin ang NBI na ilagay si Teves sa Blue Notice ng Interpol. Binigyan na nga siya ng pagkakataon mag-landing kung saan airfield niya gusto eh. At lahat na binigyan na sa kanya na pagkakataon eh. Pero pag, di ba, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Ayon naman sa abogado ni Teves, hindi na raw sila magkukomento. Hihintayin na lamang daw nila ang paghahain ng reklamo laban sa kongresista. Ina-aresto kita sa pagkakasakot mo sa pagpatay kay Governor De Gamo noong March 4. Tatlong araw matapos arestuhin ng NBI sa Barbaza, Antique, isinailalim na sa inquest proceeding sa Department of Justice si Miranda. Bantay sarado siya ng mga taga-NBI si Miranda na isa raw military reservist at matagal lang security aide ni Negros Oriental Representative Arnulfo Teves ang itinuturo ng Justice Department na bumuo ng team para itumba si De Gamo at kumalap umano ng armas para diyan. Dahil dyan, kaya sinampaan siya ng reklamong 9 na counts ng murder, 15 counts ng frustrated murder at 3 counts ng attempted murder. Kinakatawan si Miranda ng mga taga-public attorney's office na patuloy naming sinisikap na makuna ng pahayag. Tapos na po ang boxing, nahuli na po ang lahat. At kasunod nga ng pagkakahuli kay Marvin Miranda at pagturing sa kanya bilang mastermind, ito na raw ang turing ng Justice Department sa kaso. Case closed na to, prosecution na tayo pagkatapos.
March 23 pa raw nagtatago sa isang resort sa Antique si Miranda bago nadakip nitong Biyernes. May kasama siya, yung nauna nga, yung tatlo, yun yung nauna nahuli. Lumabas na raw ang pangalan ni Miranda noong mga unang araw pa lang ng imbestigasyon kaya siya pinaghahanap. Meron din daw itong mga dati ng kaso dahil sa paglabag sa RA 10591. Marvin Miranda, upon the instruction of a certain boss idol, Big Boss Kalbo, was the one who recruited them and the person who provided logistical and material support during the planning and execution of the assassination plot against Governor Degamo. At sa press conference kanina ng Special Task Force Degamo, isa-isang kinilala ang mga gunmen na pumasok mismo sa compound ng mga Degamo kung saan napatay ang gobernador. Na-identify na po ng task force si Yoleyo Legario, Osmundo Rivero Rojas, si Joven Javier Calibo, si Winrich Isturiz Baloyo, Benji Rodriguez Buladola, at naiwan itong Romel Patugaan Alaba. Ikinatuwa naman ng pamilya Degamo ang development sa investigasyon. Marami pa pong lumalabas na witnesses po, no? Na nagsasabi na ilang mga kapulisan doon ay tumayo pa na spatter ng mga pumatay. There are at least 64 other killings even before the March 4 incident. Tiniyak naman ng DILG na iimbestigahan ito at pananagutin ang mga mapapatunayang may sala. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Emil Subangyo, at Sarima Refran, ang inyong sexy. Patay ang isang estudyante na aksidenteng nabaril ng pulis sa Bukidnon. Sa Quezon naman, tatlo ang patay matapos mahulog sa bangin ang isang jeep. Saksi si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tila ni Yuping Lata ang jeep na ito na nahulog sa 20 talampakang lalim na bangin sa Makalelon, Quezon. Karga nito ang daan-daang nyog na ililipat sana sa isang truck. Batay sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang jeep sa pababang bahagi ng highway. Sa bubong pa naman nakasampan o ng ilang sakay. Lumalabas din na overloaded umano ng nyog ang sasakyan kaya bumulusok pababa. Total wreck po yung jeep. Natakloban na po ng jeep po yung mga nyog kasi nga po nag-split po yung jeep. Tatlo ang patay kabilang ang dalawang minor de edad, anim ang sugatan kabilang ang driver. Patay ang 18 anyos sa si Zairo Linasa matapos aksidente umanong mabaril ng isang pulis sa boarding house sa Barangay Halapitan sa San Fernando, Bukidnon. Kinilala ang sospek na si Police Master Sergeant Faith Panduma. Tumama ang bala sa kaliwang dibdib ni Linasa na agad niyang ikinasawi. Nagkukwentuhan lang umano ang pulis at ang biktima kasama iba pang boardmates nito nang mangyari ang insidente. Based sa report, atong nakuhan nga mo ay iyang kuhan nga plead or gidulaan, pero iyang gi, at the same time, gi-check po niya. Siguro unintentionally, mo itong nahitabo nga. Diligid niyo, although dili niya intention nga pati yun, pero na-accidental firing gid siya. Agad sumuko ang sospek na posibleng maharap sa kasong administratibo at homicide. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez, ang inyong saksi. Sinimula na ang iba't ibang aktibidad na pang Semana Santa sa iba't ibang simbahan sa Maynila. Ang Department of Health may paalala naman sa mga nagbabalak magpenitensya. Saksi, sina Mark Salazar at Leigh Alves. Nagsimula na ang pabasa sa Quiapo Church ngayong Lunes Santo alas 3 ng hapon. Miyerkules Santo naman ng gabi ang sinakulo o ang dula ng pagkapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Pagpatak ng Biyernes Santo, ganap na alas 12:01 ng hating gabi, ililibot ang imahen ng itim na Nazareno sa paligid ng Quiapo Church bukod pa sa ibang aktibidad. Sa gabi ng Sabado de Gloria, ipagdiriwang ang Easter Vigil at balik na sa Hourly Mass pagsapit ng Linggo ng Pagkabuhay. Nakikipagtulungan na ang Quiapo Church sa lokal na pamahalaan at Manila Police District sa inaasahang pagdagsa ng tao. Nandiyan po yung spiritual na paghahanda, no, na sana ang ating pakay ay yung pakikipagkaisa at pakikisama sa mga pagdiriwang. No? At sulitin na rin ang pagkakataon upang manalangin, magdasal, mangumpisal,
pagdebosyon. Gaya sa Quiapo Church, may mga kahalintulad na mga aktibidad sa Manila Cathedral, kaya ipinapatupad din ang health and safety protocols doon. Expected na namin yung usual crowd before the pandemic. Before the pandemic, during the Christmas, umaabot kami ng 5,000 na tao. So we're expecting na to the brim na itong cathedral and even sa Plaza Roma. Marami raw sa mga nagbibisita iglesia ay sinasamantala na rin ang pagkakataong makapamasyal sa Intramuros. Bukas, buong Holy Week ang Fort Santiago. Ang ibang pasyalan kabilang ang Casa Manila, Baluarte de San Diego at Museo de Intramuros ay sarado mula Huwebes Santo hanggang Easter Sunday at magbubukas sa Lunes. Strict pa rin kami doon sa health and safety protocol, so despite na na-lift na yung mga restrictions, sana naka-masks pa rin yung ating mga bisita, lalo na sa mga indoor. At dahil din sa init, we encourage them na to bring their own hats to hydrate themselves. Ang lakeshore ng Laguna Lake sa Lower Bicutan, Taguig, dati ng Instagrammable at perfect pang selfie. Pero ngayong Semana Santa, pwede na rin magnilay-nilay dahil nga sa bagong The Life of Christ o TLC Village. Panalangin ko nga yung mga kaluluwa nga Yung mga kaluluwa ng tatay ko, ng kapatid ko, ng apo ko, maging panatag sila, maging faithful na sila doon. Maging masaya sila sa piling ni Jesus. Para naman sa pangingilin, meron din ditong Stations of the Cross na magpapaalala ng kwento ng huling mga oras ni Hesukristo. Mula sa kanyang huling hapunan o Last Supper hanggang sa kanyang pagkakapako sa krus at muling pagkabuhay. Siyempre, panahon na rin na sumasagad ang init at alinsangan ng summer. Kaya paalala ng Department of Health sa mga lalabas ngayong Semana Santa. Ugaliing magdala ng panyo, tubig, pamaypay, payong at mag-sunscreen. Kung babiyahin naman, siguruhing nasa maayos na kondisyon ang sasakyan at driver. Planado na rin dapat ang ruta at destinasyon. At kung masyado nang may edad, may sakit o buntis, mabuting manatili na lang sa bahay. Sa mga magpapasugat naman bilang penitensya, mainam na may bakuna kontra tetano. O mas piliin ang ligtas na paraan ng penitensya. Kung mag-aayuno naman o fasting, alamin kung kaya ito ng katawan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar. Ako si Leigh Alves. Kami ang inyong saksi. Posible raw na umabot sa Coron Island sa Palawan ng oil spill mula sa lumubog na MV Princess Empress sa Oriental Mindoro ayon sa UP Marine Science Institute o UP-MSI. Yan daw ang lumabas sa pinakabagong ulat ng U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration at sa satellite images na nakuha ng kahapon. Ang namatang slicks ay may haba raw na 19 kilometers at may lawag na 3 kilometers. Wala bang pahayag kaugnay nito ang Coron LGU at Philippine Coast Guard. Mula sa mga marino na nag-a-apply para makasampa sa barko hanggang sa mga kinatawa ng international shipping industry, kinatuwa ang desisyon ng European Commission na i-extend ang certification para sa mga Pinoy seafarer. Saksi, si Rafi Tima. Nakahinga na raw ng maluwag si Ramon Galvan sa balitang in-extend ng European Commission ang certification para sa mga Pinoy seafarers para makapagtrabaho sa mga European flag na barko. Sa edad na 55, nag-a-apply siya para muli makasampa sa barko. Pero mas natutuwa raw siya para sa anak na nasa fourth year na ng pag-aaral at sponsored ng isang European shipping company dahil tiyak na makakapagtrabaho siya sa isang European flag na barko. Ako na natutuwa ko, hindi lang sa akin, sa buong dito nakatambay sa Lunita, kasi dito magmula noon pa, sabi ko nga sa iyo, 1992 pa ako nag-umpisa. Sabi nila, papalitan tayo ng Chinese kasi mura sila. Timing din ang desisyon para kay Admiral Minanga na first time sasampa sa isang European flag na barko. Habang inaayos sa kanyang mga papeles, may agam-agam pa raw kasi kung matutuloy siya dahil sa banta ng European Commission na hindi kilalanin ang seafarer certificate ng mga Pilipino dahil sa iba't ibang issue. Pero ngayon... Lalo na ngayon, wala ka ng agam-agam, wala ka ng takot. Wala na po, sir. Masaya-masaya na po ngayon. Maging mga kinatawa ng international shipping industry, laking pasalamat sa desisyon. Noong nakarang taon, nagsabi ang European Commission na kung hindi agad matutugunan ang mahigit 20 problema na kanilang nakita, kabilang ang kawalan ng training standard at kakulangan sa training equipment, mapipilitan silang iban ang mga Pinoy seafarers sa mga European flag na mga barko.
Kung natuloy ito, 50,000 Pinoy seafarers ang mawawala ng trabaho. This has been a Damocles sword pending over the head of a number of European shipowners in particular. And it's great news. It's great news that this has taken a positive positive direction. Nangunguna pa rin ang Pilipinas sa dami ng mga seafarers sa buong mundo. Pero mula 20% sa mga nakarang taon, nasa 14% na lamang ngayon ang mga Pinoy sa international shipping industry. It's the single biggest issue that the industry faces in the Philippines. And it's the reason why a number of our members, employers, maritime employers, have decided to shift their manpower source away from the Philippines and towards perhaps sometimes less qualified manpower sources. Ang mga problemang ito, tinutugunan na raw ng pamahalaan ayon sa Department of Migrant Workers. Katunayan, bukas magpupulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para matugunan ang mga rekomendasyon ng European Maritime Safety Agency. Mismong Pangulo na raw ang nag-utos, dapat matugunan ito. He really is the one putting all these elements on compliance and not just compliance but addressing the root causes over the years of not being able to comply. Kung ang international shipping industry daw ang tatanungin, mga Pinoy pa rin ang kanilang pipiliin dahil sa kanilang husay at sipag. Pagkakataon na raw ang desisyon ng European Commission para patunayang bukod sa sipag at husay, kaya ng Pilipinas na itaas pa ang standard ng ating mga seafarers para mapanatili ang ating number one position sa buong mundo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo. Saksi! Habang may nagninilay tuwing Semana Santa, meron pong sinasamantala ang Holy Week break para mamasyal. E pwede naman daw sabay, lalo't maraming pasyalang swak din sa tag-init. Ating saksihan! Preskong pasyalan bang hanap mo? I-add na sa inyong travel goals ang Palale Falls sa Malinaw, Albay. Masarap mag-swimming at napakamaaliwalas ng paligid. Kahit malayo bundok, kahit kakapagod, pero enjoy naman. Had some great friends from Philippines take me here. Very, very clean waters. Inaasahan na raw na maraming bibisita doon ngayong Semana Santa, lalo't walang entrance fee. Pati usap lang ng barangay, panatilihing malinis ang lugar. Sulit din mag-trek papuntang Karatcha Falls sa bayan ng Nauhan, isa sa mga alternatibong pasyalan kung nag-aalangan pa sa epekto ng oil spill sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Mega tampisaw din ang alok sa Walang Langit Falls sa bayan ng Gloria. At kung hindi hilig mag-nature hopping, busugin ang mga mata sa pagtanaw sa hilera ng mga lumang bahay sa bayan ng Pola. O mag-food trip sa bayan ng Pinamalayan. Bumabangon pa mula sa pandemic ang turismo sa Oriental Mindoro, pero dahil sa oil spill, mahigit 800 milyong pisong kita ang posibleng mawala sa kanila mula Marso hanggang Agosto. Ngayon pa man, oil spill free pa rin daw ang ginarayong white sand ng Puerto Galera. Para patunayang ligtas maligo, sabay-sabay lumublob sa tubig ang mga residenteng naka-white shirt. Pagsasabay naman ang pag-inilay at pamamasyal sa Santiago Island, Bolinao, Pangasinan. Di alintana ng mga deboto ang 30 minutes na biyahe sa bangka, marating lang ang Divine Savior Parish. Pati Odorico Cave na ipinangalan kay Blessed Odorico na napadpad doon taong 1324. Marami na raw kwento ng pag-asa at milagro sa kuweba. Ayon sa Simbahang Katolika, wala namang masama sa pamamasyal ngayong Semana Santa basta't nasa puso ang tunay na diwa nito. Susunod na, dahulikam na pagpapasabog sa isang cafe sa Russia. Ang proud moment ni Selena Gomez para sa kanyang bestie na si Taylor Swift. Mula sa pag-barter ng kanyang mga obra, Pinoy artist gumagawa na ng murals sa UAE. Magbabalik ka! Saksi! Hindi fully captured yung term na solo rider. Diba? Kasi yes, solo ka. You're doing it on your own. And yet, yung mga stories more are about connection.
connecting with the people, community. So even though I'm a solo rider, parang never kong na-experience na solo ako because there are people na sasabay sa akin, kahit di nila ako kilala, mag-hi sila. And minsan ipapasa-pasa nilang nila ako dun sa mga ibang bikers. So nabubuo yung community ng not just bikers but also adventurers out there. Yun. Kamusta ang cycling community? Minsan kasi kumukontak ako ng mga tao, especially na alam ko na medyo critical tong lugar na to. May mga biking group per town actually. So may mga president per town. So sinusuportahan nila lahat ng... Kuha yan ng pagsabog ng isang cafe sa St. Petersburg, Russia. Nasawi po ang isang kilalang pro-Russia military blogger na kadalasan nagkokomento tungkol sa sigalot sa Ukraine. Mayigit 30 iba pa ang sugatan. Ngayong araw na aresto ang isang babaeng Russian na umamin umano sa isang police video na siya ang nagtanim ng bomba. Itinuturo ng Russia ang Ukraine na nasa likod ng pag-atake. Itinanggi ng Ukraine ang mga paratang at sinabing domestic terrorism ang nangyari. Off to Paris, France, ang kapusa couple na sina Ruru Madrid at Bianca Umali para sa kanilang series na The Right One. Si Suga naman ng BTS, maglalabas ng album bago ang kanyang world tour. Darito ang showbiz aksi ni Aubrey Carampel. Army, it's official. Irerelease na ni BTS member Suga ang kanyang solo album na D-Day sa April 21. Third installment na yan ang kanyang August D trilogy. Nakafocus daw ang album sa personal journey ni Suga bilang August D at intimate portrayal ng kanyang buhay bilang artist. This April din magsisimula ang kanyang tour na magki-kick off sa Amerika. Besties for life talaga sina Selena Gomez at Taylor Swift. Sa kanyang IG post, proud and grateful si Selena na umattend sa The Eras Tour concert ni Taylor sa Texas. Ayon sa US media, kasama ni Selena ang kanyang kapatid at ang kanilang outfits, inspired pa ng past albums ni Taylor. Kabilang sa celebrity performers na nakasama na ni Taylor sa kanyang latest tour, ang American rock band na Paramore at UK-based Pinoy singer na si Biba Doobie. First project and first cover together. Yan ang mga pinagkakaabalahan ngayon ng The Right One stars at real-life couple na sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Very raw and natural ang dating ng kanilang first ever cover shoot together sa isang magazine. It's very relaxed. It's very different from our usual covers and photo shoots na all glammed up and always fierce and all of that. So, ito fun shoot lang. Yeah. Dream come true rin para sa couple dahil may Paris trip sila together para mag-shoot ng ilang eksena ng hit series na The Right One. Pangarap naman talaga namin makapunta doon at naswertehan lang namin na magkasama kami. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. At makulay na success ng isang Pinoy artist sa United Arab Emirates. Magbabalik ka! Saksi! May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito ka. Nawala ng trabaho na magka-pandemic ang isang Pinoy artist na nasa United Arab Emirates. Pero di nawala ng pag-asa at ginamit ang talento para magkamit ng makulay na success! Na magka-pandemic, naisipan ni Carl Brian Saldivar at kanyang asawa na ipambarter ang kanyang mga obra, kapalit ng bigas at groceries. Hanggang magkaroon ng mga customers sa Filipino community na binabayaran na siya ng pera. Kamakailan nga ay kinuha siya para magdesenyo sa mga pader sa ilang lugar sa UAE. Kapwa Pinoy man o hindi, bilib sa kanyang mga mural.
Yung mga ibang lahi talaga pagdadaan, dadaan sila. Magtatanong sila, wow, ano, taga saan ka, ano, which nationality? Sinasabi ko yun, I'm a Filipino. Ang ma-advise ko sa mga kapwa ko Pinoy artists, huwag lang silang mahiyang ipakita yung art nila. At yan, Iga, ng mga balitang ating sinaksihan, ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si P.R. Canghel. Hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!